Karis, yun. Kumusta? Hello. Kumusta? Coach Mike. Kumusta yung araw Ito. Mo? Excited maganda yung weather ngayon. Walang ulan ngayon. So, maganda yung weather, no? Oo. Itong guest natin, eh... Maganda rin. Inaantay rin ito ng lahat, eh. Marami itong mga maishishare sa atin. Especially sa... Hindi lang sa football, but sa love life. No? Yun! Sigurado ka, andyan siya. Andyan siya. Tumakas siya. Eh, ewan natin, pero... Ang alam ko kasi, nag-aantay siya sa atin ngayon. Nakapasok na ba sa ano natin? Baka mamaya. Nandiyan yan. Meron. Nagkausap na tayo eh. Pero ito, hindi natin, nanakaw lang natin yung oras nito kasi super busy to eh. Oo nga eh, sobrang busy itong taon to kasi alam naman natin na very active din to ngayon, no? Maraming mga online sessions din to si Coach Anto, especially dun sa tinuturuan niya. So ano kaya yung mga, ano ba yung mga yung mapag-uusapan kaya natin ngayon? Sa tingin mo, Coach Aris? Marami. Marami. Ang gusto kong ilabas dito yung regarding sa coaching status. Kasi alam ko ito yung magtataguyod ng coaching group eh. Kung hindi ako nagkakamali, coaching association siguro yung pwedeng buuin. Kumbaga noong panahonan ng ano, KKK, di ba? Si Andres Bonifacio. Siya yung magtataguyod sa mga Pilipino. Saktong-sakto yung pangalan. Andres Gonzales. Okay? Yun. Kaya, papasok na si Coach. Coach Mike. Coach. Yun. Hello, Coach Anto. Hello, Coach Anto. Alam mo yung ano mo dyan, ha? Yung FC Bayern mo dyan, ha? Kumusta na? Nagchamba kayo. Coach Anto! Coach Anto! Simulan na natin! Huwag nang patagalin. O, bago magsimula, Aris! Tagal natin ginagkita, eh. Aris, bago muna yes, tayo magsimula, kumusta Coach Anto? Kumusta? Bago tayo magsimula, ano, love life na agad. Ipakilala mo muna yung ano natin, yung guest natin, Coach Aris. O, ako na ba magpakilala? Ako ba magpapakilala? Ikaw. Ipakilala mo muna. Kamustahan lang to. Hindi ba kamustahan lang to? Hindi muna. Sige, pakilala ko na. Ipakilala mo na sa akin, Coach Mike, kamustahan lang daw. Oh, pakilala mo na si Coach Anto. Usapan ko natin yung mga ano eh. Para sa lahat ng mga nanonood sa inyo. Pakilala mo na. Para sa mga lahat ng nanonood sa inyo, ang totoong pangalan po ni Coach Anto ay Andres Crisanto Gonzales. Okay, ayan ha. Grabe. No? Itong guest natin eh... Yun. Pangalan pa lang. Grabe na. Laglaga na to. Tagalang, di ba? Hindi, ayan. Tapos si Coach Anto, team attachment ni Coach Anto sa UP Men's Football Team. Di ba? UP Men's Football Team. Nandyan din siya sa UP Women's Football Team. Tapos nandyan din yung Aspire Football Academy niya. And then, ang achievement naman ng ating guest coach ngayon, 5 times UAAP champion. Grabe. Coach Aris, 5 times. Tapos, yung sa women's team naman niya, 1 time. Tapos, sa Aspire naman, sa U9, 2019 YFL League first place, second place. Tapos, sa 2019 YFL League, second place din, second place. Currently, is a B-licensed coach
na-miss namin siya doon sa A. Natatanungin din natin mamaya. Magkasama tayo, pero kayo, masipag kayo eh. Tapos ayan. Sobrang busy. Academy Director din siya doon sa Aspire. Okay, so 15 years in his coaching experience. So ayan. Pero batang-bata pa rin, no? He's also part of the, he's also former national player of the Philippines. Siya yung nagkasama ni Pong sa midfield, sa Azkals before. Ayan. Kami yung pinakagwapo ni Pong noon bago dumating si Phil at si James yung husband. Yun! Talaga! Wow. Ang dala ng mga ano doon, mga kikodates dyan. Yun! Gusto ko to. Panay-panay yung inom natin, kotsan to ah. Lambano, siguro hindi kape yan. Galing to sa'yo eh. Pinadala mo sa akin to eh. Sabi mo, coach, na ba? Dumating? Grabe, dumating na. Salabat. Oh, hindi ko alam. Parang kakanta rin ata si Coach. Kakanta ka ba, Coach Anto, mamaya? Kasi pampaganda ng boses yan eh. Yung pangalan ko, ka-respeto na eh. Hanggang doon na lang yun. Doon. Doon. Na nating tanggalin yung respeto ng mga tao. Oh, sige. Manatan muna, Coach Aris. Yun. Siyempre, kamustahin muna natin kung anong sitwasyon sa barangay na kung saan umuwi si Coach Anto, ano? Kasi pandemya. Kamusta naman dyan, Coach Anto? Baka naman super lockdown yung area mo. Ah, hindi naman. Anong balita? Okay lang? Ano lang? MECQ. Tama, di ba? MECQ. Oh. Pero may ilang barangay na malapit sa amin na medyo hotspot eh. I think mga dalawang barangay. Mga siguro 1-2 barangays away from us. Na lockdown before. Pero dito naman sa area namin, medyo secure naman tayo. Yun. Yun yung gusto nating marinig. Kasi may mga ibang coaches, pag kinakamusta namin, talagang totally, hindi natin alam eh. Mm-hmm. Okay, for since ano ba yan, Coach? Since March? March, wala yes. Namang point na ano, like, ako dito may 2 weeks na ano eh talagang hindi kami ano kasi may kapitbahay nga kaming nag-positive. Pero ngayon okay na. Kumbaga dito sa amin tumatalon-talon eh. Tumatalon isang barangay lockdown sa kabila. So as of now okay naman diyan sa inyo. Barangay naman namin ano pa wala pang strict lockdown. Yun. Kumbaga disiplinado ah. Mm. Barangay ng mga bayani talaga dyan eh. Ha? Ayan. Talagang pag ikaw yung ano, yung family coach, okay lang? Yung mga relatives mo, mga ano? Oh, okay naman. Wala namang, wala pa naman kaming nababalitaan na COVID. Healthy naman lahat. So wala pa namang direct na ano, no? Kamag-anak na affected ng ano COVID. Wow! Grabe to, grabe. Ha? Ano papunta to? Tayo sa animals tayo, may. Nakita mo ba yung picture ni Coach Anto? Grabe. Mike! Grabe. Animal lover! Delikado tayo dyan. Yung mga baka magulo yung signal natin sa dami ng alala. ng webinar natin dyan, ha? So, okay yung family. Yung picture ba alaga mo yon or sa mga players mo? Anak ng ano ko yun. Mga bata, yung bata. Oh. Yung aso. Aso? Saan? Yung bata nakikita mo, iba na yung nakikita ko. Ang cute naman na aso nun. Ang bilis mo naman. Parang pareho tayo ng kinakape ah. Pareho ata yung kinakape natin. So, ayun. Good news naman at okay si Coach Anto, ano? Eh, alam mo naman tong ginagawa natin, Coach Anto. Kahit napipilitan kaming gumawa ng ganito, eh, walang nangungumusta sa isa't isa. Kaya tuloy-tuloy na namin, ano? Yun nga.
ako, sinimulan ko lang na ano eh, kunwari mag-post ng coaching drill sa sala, sa bahay. Pumatok. Ang dami ng ano, pati DepEd. Nag-request na ng module. Ayun, galing, di ba? Kaya napasubo, pati si Mike. So, sabi namin, gumawa na nga tayo ng ano, parang meeting sa Zoom. Kamustahan. Maganda to. Players, coaches. Masaya to eh. Tsaka, kaya nga eh. Connected, mga coaches. Oo. Eh, anyabang ni Mike. Anyabang nitong si Mike. May only Zoom daw siya, kaya... Sige na nga, pagbigyan natin. Ayos ah. Grabe talaga ako pala dali dun ah. Hindi, only yung kapitbahay. So, Coach Anto, magkwentuhan na tayo. Ang unang tanong kasi parate, syempre, yung paano tayo nag-start na maglaro, na-introduce yung football ano sa atin. Although, alam na, kilalang-kilala ka nga na outstanding coach tsaka player, pero mas maigi siguro para ma-inspire yung mga bata kung paano nagsimula si Coach Anto maglaro ng football, di ba? Ibalik mo naman kami kung naalala mo pa. Huwag masyado sa iniinom mo, baka iba yung maalala mo. hindi mo pa kinumpleto eh. Meron ka ng outstanding player, outstanding coach, kulang eh. Mamaya na yun, no? Mamaya na yun. Alam natin na outstanding ka sa punto dun. Sa football muna tayo. Kumpletuhin mo, kumpleto natin mamaya yan. Oo, ang daming abangers. Anyway, medyo ano, no? Medyo aksidente yung pagpunta ko sa football kasi basketball talaga first love ko. 5 years old pa lang. Sa Davao kasi ako lumaki eh. So 5 years old pa lang, na-influence ako ng pinsan ko na mag-basketball. Okay? Naalala ko noon, ang idol ko si Ronnie Magsano. Yun. So, nag-ano pa ako, Milo Best. Nung nag-move kami sa Manila, nag-tryout ako sa Claret School. Grade 5 ako. Huli ako pinasok ng coach eh. Siguro mga 3 minutes lang ako nakapaglaro. Hindi nga ako nakatira. Isang pasa, walang tira. Tapos na yung tryouts. Eh, malamang, hindi ako makukuha. Wala akong pinakita eh. Tapos sabi nung mga kaibigan ko na, ano kasi, yung coach na yan, basta ang gusto niya matatangkad. Sabi ko, patay tayo dyan. Parang wala tayong pag-asa hanggat yan yung coach. So medyo na ano ako, na frustrate. Kasi gusto ko talaga maging basketball player eh. Pangarap ko noon PBA. 'Yun talaga yung pangarap ko noon. So sabi ko hangga't ito yung coach, wala akong pag-asa mag-varsity. Eh ano ako into sports talaga eh, malikot akong bata. Tapos nakakita ako ng football summer football programs sa bulletin board ng Claret. Sabi ko, uy, ba't di ko kaya subukan 'to? Eh, nagkataon, meron akong soccer shoes na binigay ng pinsang ko, hand-me-down. Sabi ko, sige, subukan natin. Enroll ako, and then unang araw ko, kasi takbo lang ako ng takbo talaga, hindi ako marunong sumipa, hindi marunong pumasa, pero natuwa si Coach Bob na yung coach ko nun. Yeah. Oo, natuwa siya, kasi nga, ang kulit-kulit ko kung nasan yung bola, nandun ako. Coach Anto, ilang taon ka niyan? 10 years old ako noon. 10 years old. Tapos naalala ko pa, yung highlight ng first day ko na yun, ako yung pinasipa niya ng penalty kick. Eh, hindi ko pa alam paano sumipa ng penalty kick. Sabi niya, basta dalhin mo dun sa ano. Nagbilang siya, naglakad siya, 7 steps. Kasi 7 aside lang kami noon. Ayan, sipa. Pag sipa ko, pointed pa, pasok. Sabi ko, uy, parang masarap maglaro ng football pala. Diba? Ayun, doon na nagsimula. Tapos tuloy-tuloy na ako noon. Uy, aso! Kaya ano namin sa mentor ko yung aso na yun. Hindi ko napansin eh.
Grabe naman, talagang galing sa basketball. Although narinig ko na talaga yung kwento mo na basketball, ano. Ayun, nung although yung mga ibang bata nung nag-start na nagustuhan, hindi naman eventually tuloy-tuloy eh. So, kung itutuloy mo yun, ano naman yung talagang nag-push sa'yo or paano ka talaga napamahal dun sa larong football? Okay. Siguro, ano, no? I think, kasi galing akong Davao, hindi ako lumaki sa kasama magulang ko eh. So, I think merong effect yon na parang naghahanap ka ng identity. Okay? And I think nahanap ko siya sa football. So, and pagdating ko pa from Davao, medyo ano yun eh, medyo yung kapanahon, kasagsagan yun ng conflict sa Mindanao. So, yung mga taga Manila, pag nalaman na taga Mindanao ka, medyo, Muslim ka ba? O ano ka ba? War-free ka ba? May ganun silang impression. So, nung pagdating ko sa Claret, medyo konti lang kaibigan ko nun. Wala masyadong lumalapit sa akin nung nalaman nilang taga Mindanao. Tapos ang una nilang tinatanong, oh, Muslim ka ba? Pero hindi, Katoliko naman. So I think, ano, sa football ko nahanap yung parang sense of identity. Parang nagkaroon ako ng, na-develop din yung self-esteem ko na, may ano pala ako, may kaya akong gawin. And nagkaroon ako ng mga kaibigan, mga teammates ko. So, I think isa yun sa mga key factors kung bakit akong nakapagtuloy-tuloy ng ano ng football. Hindi naman dahil nakarinig ka ng mga ano mga lulutong na sigaw ni Coach Bob noon. Hala ko mga hiyawan ng ano mga girls eh. Kay Coach Bob. Later na yung hiyawan. Yeah, later na. Actually ano eh yung approach kasi ni Coach Bob siguro sa akin nag-work no. Nag-work siya sa akin. Kasi yun nga eh sanay din ako sa buhay na ano ba na hindi komportable. Okay, yun nga lumaki ako away from my parents, hindi naman kami well off din. So ano? Kumbaga yung ganung challenges nakayanan ko. Hindi ko siya nakita as something na hindi ko kayang ituloy to or masyadong mabigat to para sa akin, masyadong may pressure. And tingin ko nakatulong din yung ganung approach sa akin. Pero that doesn't mean na nasa ibang players ano siya effective no. Syempre may ilang players din na nawawalan ng ano ng motivation pero sa akin I can say na malaking tulong yung coaching ni Coach Bob sa akin. Oh, yung talagang ano no, stricto tapos sigaw na kung sigaw. Matanong ko lang Coach Anto no. Na-mention mo kasi na hindi ka lumaki with your parents. San yung ano? San yung parents mo? Although right now yung mom mo ata kasama mo no. Dad and mom ko. Nado. San sila nung ano lumaki ka sa Davao? Baka naman ma-share mo yung point na yon. Nasa Manila sila. So ako nasa Davao, andito yung tatay ko eh. ano kasi sila mga aktivista. Okay, panahon ni Marcos hanggang panahon ni Cory. So lumalaban para sa pagbabago ng sistema. Okay? So hindi they felt na hindi safe na kasama yung mga anak nila during those times. Kaya sila sa Manila, kami ng ate ko sa Davao sa pangangalaga ng ano ko ng tita ko at saka ng lola ko. Okay. Kaya pala. Coach Aris, masyadong seryoso na yung pag-share ni Coach Anto. Bigyan mo natin ng opportunity si Coach Anto mag-shoutout sa lahat ng mga nanonood sa kanya. Kailangan mo lang ano, i-share mo na yan. Nandito. Medyong malalim na eh, malalim. Malalim ba? Baka kailangan niya mag-refill ng laman ng ano. Para sa lahat ng mga nanonood sa'yo, pwede ka na mag-shoutout. Marami no mga may tatlo yatang nanonood, tatlo no? Hindi. Hindi naman, marami naman.
Siyempre, si Coach Mike at si Coach Aris to eh. Magandang gabi sa mga nanonood dyan. Pasensya kung medyo makukulit kami na na-miss lang namin yung isa't isa. Pero hopefully, marami kayong mapulot sa aming diskusyon. Grateful ako at privileged na naimbitahan ako dito sa programa ni Coach Mike at ni Coach Aris na Futbol Life. Saktong-sakto yung pangalan ng programa kasi para sa aming tatlo, football is really life. Yun! Ang galing talaga nito. Galing talaga. Wala lang. Kung yung previous ni rap niya ito, talagang tinula niya. Tinula eh. Huwag mo lang akong papakantahin. Ayun, huwag lang pakantahin. Anyways, Coach Anto, no? Dugtungan ko na yung mga binanggit mo, no? Nandito ngayon yung mga kasama nating mga coaches. Sila, Coach Tommy, nanonood sa atin. No? Si Coach Tommy. Tapos, nandyan yung ating best friend na si Alvin Ocampo. Ayun, si Alvin. Ang daming tanong yan. Si Idol Alvin. So, nandyan din si Emil Pelicer, no? From Olongapo, yung mga Olongapo coaches. Nandyan din si Coach John Bayarong. Happy day, coaches. Tapos, may tanong agad si Coach Alvin, pero mamaya na to, no? Coach Alvin, mamaya. Standby ka muna, ha? Excited. Tapos, si Lem Lapita, nanonood din. Edgar Maraya. Mary Rose Obra. So, hi, hey, Coach. Si Mary Rose. Yan. Paborito kong pagalitan. Favorite mong pagalitan? Oo. Tapos, si Paolo Alovera. Good evening, coaches. Tapos, sabi ni Mary Rose Obra, pa-shoutout mo daw siya. Miss ka na raw niya. Mary Rose! Miss ka na namin. Pero tatampo ako sa'yo. Iniwan mo ako, ha? Ikaw, ha? Alam niya na yun. Kaya may utang ka sa aking crinkles. Yun, o. Okay, so, what's up si, yung sa'yo? Si Sir Jurgen Klopp ba? Hindi bumabati. Wala pa. Wala pa. Sabi niya, manunod siya, di ba? Baka ano yung mga fans mo na yon pang-replay sila babate. Ha? Pero si yung ang importante si Coach Alvin Ocampo ang ano, Coach Aris. Meron dito. Ay, Coach meron Alvin. Atang ano eh, meron atang code si Coach Anto kasi sabi niya Georgian Klopp. Usually ginagamit yung lalaking pangalan pero babae yun. medyo dyan ikaw. Lumang si ano, si Kuya Alvin sa atin. Oh, banggitin ko tong nag-wave sa akin although maraming nag-join pero nahiya akong banggitin sila no. Pero si Nelson Gasic, yung goalkeeper ko sa ano, Idol Nelson. Oh, tatlo agad yung binanggit niya dito pero mamaya na lang. Si Jason Costanilla. Coach Anto, Idol. Oh, nag Coach Jason, dami kasing Jason eh, Costanilla. Yung teammate namin na nag-score sa UP. Oh, yung winning goal. Oh, pinaiyak ako niyan. Ayup na 'yan. Nakalimutan mo eh, siyempre. Sinong hindi makakalimot talaga 'yan kung hindi ko makakalimot. Sisinain yung araw mo, 'di ba? Oo. Talagang ganun daming, yung pinagkaano, no? Oh. Yung mga iba nabanggit mo na Coach Mike, ano? Oh, so proceed na tayo sa next question. Proceed na tayo. Ang dami, okay. Malalim na yung kwento ni Coach Anto eh. Coach Anto, ituloy na natin, no? Since nandun ka sa paglalaro ng football, no, yung mga experiences mo, tapos yung involvement ni Coach Bob, paano ka naman ngayon napasok sa pagko-coach? Ano yung sino nag-influence sa'yo para mag-coach? Sa pagko-coach? Nung college pa lang ako, pinasubok na ako mag-coach ni Coach Bob. Yung mga ano lang, pag hindi siya available, Anto, baka gusto mo munang mag-coach kasi wala ako. So yun, enjoy naman siya, pero hindi ko talaga siya nakita as a career, no? Hindi ko nakita yung sarili ko na magiging coach because during my last sem sa college, ang course ko kasi sociology, so research heavy siya. Nag-apply ako sa mga NGOs, sa mga organizations na naghahanap ng mga researchers, okay, development programs,
So may mga ilang exam, na interviews ganyan. And then habang naghihintay ng final final acceptance, sabi ni Coach Pab, Anto, baka gusto mo munang mag-coaching course. Sige coach, wala pa naman akong wala pa namang trabaho. So, nag-coaching course, seat license, Ateneo. Sino ba kasabayan ko? Sina Coach Randy Albuena. Maraming mga taga Air Force. Coach Lindon. Tapos, na-enjoy ko talaga. Na-enjoy ko ng husto na may mga during the course, may mga tumatawag, nagme-message ng mga companies o can we schedule you for a job interview, ganyan-ganyan. Sabi nila, bawal umalis, di ba, pag nasa course ka. So sabi ko, hindi, stay na lang ako dito sa course, saka na yung mga job interviews na yan. So I think that was a sign na, parang this is something that really interests me. No? So doon nag-start. After the coaching course, diretso ako, tumulong ako kay Coach Bob sa UP, tapos sa Claret. So UP at saka Claret yung una kong official coaching assignments after nung coaching course ko. So Coach Anto, bali si Coach Bob talaga yung naging influence mo, totally, no? I think so. So bali yung pagbigay niya sa iyo ng opportunity, like coach, ikaw muna humawak. So parang yun yung naging way biglang, kumbaga parang hindi mo masabi kung indirectly dito ka. Indirectly dito ka, parang ganoon. Yes. Hindi niya sinasabi sa iyo, mag-coach ka. Pero kumbaga parang sinasabi lang niya muna sa iyo na dito ka muna, subukan mo. So maganda rin yung pagkakapasok mo sa football, no, pagko-coach. Tapos pero yung naisip mo yung coach na i-let go yung corporate, yung naiisip mo nun? Kasi biglang yung ba dahil hindi ka makaalis on that time ng course? Actually, oo. Parang ayoko mawala yung learning opportunity dun sa coaching course. And parang pagka tapos ko sa UP, hindi pa talaga ako makaka-get over na, alam mo yun, tapos na ako maglaro. So I felt, nagte-train pa rin ako noon. Pagka-graduate ko, nagte-train. Sumali pa ako ng isang competition with UP under Coach Bob. So parang naramdaman ko na siguro next to playing, coaching would be the next best thing, no? Na at least nandiyan pa rin ako sa football. So parang hindi pa ako ready pakawalan nung time na yon. Although after 2 years, so nag-coach ako 2 years, hindi rin madali ang buhay, kasi hindi naman malaki ang sweldo mo. Actually for many months din, pasalamat ako sa tatay ko after ko mag-graduate. Hindi enough yung sinusweldo ko as a coach. Tumulong pa rin yung tatay ko, no? And then after 2 years, I thought walang masyadong opportunity sa coaching. And if I really wanted to build a career and eventually have a family, hindi ko ma-reach yun if magstay ako sa coaching. So I tried going corporate. Inimbitahan ako ng after ng paglalaro, lumabas kami for the Challenge Cup. Pagbalik ko, walang trabaho. So in-invite ako nung dati kong teammate, gusto mo bang mag-work sa akin, assistant kita? Sabi ko, baka may magandang career opportunity to. Baka magkaroon tayo ng magandang buhay. So, yun. Iniwan ko yung football. Full-time corporate ako for 1 year.
And then, on my second year sa corporate, bumalik ako ng coaching. Actually, 2006, sakto din, 2006, sabay kaming nawala sa UP ni Coach Bob. Siya yung head coach, ako assistant, nawala kami sa UP. So, yung gap na yon, naglaro muna ako, 2006-2007. Tapos, 2007, nag-corporate. Hanggang 2010. So, 3 years din ako. Oh, 3 years ako ng corporate. Yung last 2 years noon, 2008-2010, bumalik ako sa coaching sa UP. Oh, grabe pala yung pinagdaanan mo rin, no? Kasi parang roller coaster, no? From dito, medyo, biglang... Oh, medyo nalihis ng konti. Pero eventually, alam mo yun, doon ko na-realize. Bumalik pa rin. Oh, nung nasa corporate ako, doon ko na-realize na sa football talaga ako. Okay, Coach Anto, no, na hindi namin alam, actually hindi ko alam, wala akong idea na napunta ka sa corporate, no. Kasi all the way I thought na from after mo mag-graduate coaching, no. Anyway, hindi mo lang maalala, nagkwentuhan na tayo noon. Dami mo kasing ang naalala ko kasi Coach, kasi ata yung iniisip mo, Mike. Eh. Babae kasi naalala ko parati pag anyways, bago natin ituloy yung tanong kay Coach Aris, maraming pumasok na ulit, Coach Aris, no? Nabanggitin ulit natin. Shoutout daw, sabi ni Paolo Alovera, sabi ni Coach, sa'yo, Coach Anto. Shoutout mo rin. Paolo. Alovera. Hello, Paolo. Paolo, yan. Tapos si Sir Harry Patrimonio, nanonood din. Erwin Guevara Isla, no? Sa Menjola. Paolo Miguel Ward, teammate ko to sa Don Bosco. Christina Vergara, nanonood din sa atin. Tapos si Dom. Tapos si Dom Artiola II, Lodi, sabi niya. Anthony Villamor Espinosa, nanonood din sa atin ngayon. Tapos si Coach Zeus Pabroada, nanonood. Uy, Coach Zeus, kamusta? So, andyan din si Sir Samuel Ilaga, no? Don Bosco rin to. Parent. John Chua, nanonood din. Coach Alvin Pilotos. Kuya John. Coach Marvin Davar sa FPU. Tapos si Coach Giovanni Villagracia. Yan yan, nanonood din sa atin. Uy. At ang poging-pogi, si Coach Elvin Marcelana. Abaw! Yun, yun o. Grabe. Tapos si Owel Jayena, nandyan din. Cyrus Torres. At saka si John Rico Frias Angeles. Pa-shoutout daw, Coach Anto. Sino? Sino? John Rico Angeles. Hello, Coach. Coach ba siya? Hello, player John. Player. Sa'yo, Coach Aris, may dadagdag ba sa'yo dyan? Yung bati ni, ano, ni Ann Curtis at ni Solen Yusuf. Wag, yun nga yung sa akin eh. Pero hindi ko muna sasabihin. Kasi, sige, baka magkagulo. Mamaya na lang, mamaya. Yung mga, ano, mamaya na lang, Coach Mike, ha? Yung mga sexy stars. Sige. Pero, Coach Anto, ano? Yung, yun nga, yung kwento mo na muntikang ka ng lumihis ng landas. Kung ako, kasi nakita kita, nakilala kita, tapos... talagang yung time na kalakasan mo, alam ko, ang buti na lang, hindi ka no lumabas dito sa football coaching. Kasi given na yung pwesto mo, midfield, tapos yung football IQ mo, sobrang taas. So hindi tayo makakahanap ng coaches na andun na eh. Kung baga, given na yung abilidad mo to read the game para, di ba? So, buti na lang at hindi ka ano, nagtuloy-tuloy dyan sa ano. Buti hindi ka na nakatikim ng pera. Baka kung nakatikim ka ng kayamanan, iniwan mo bigla tong football and eventually, na-realize mo na ano, coaching talaga. Buti na lang hindi pa nakatagpo agad nung nasa corporate. Ayun, yan ang pupuntiryahin ko. Kasama na doon kasi binabanggit buti, mo yung buti hindi naglaro ng hati ang puso. Kaya nga eh. Buti talaga. Muntik na. Malapit. Muntik na. Pupunta tayo doon mamaya kasi
Meron tayong tanong mamaya doon eh. Wala tayong pag-usapan diyan. Boring 'yan. Boring 'yang part na 'yan. Football lang tayo. Oh, pero ano, maraming salamat sa kind words, Coach Aris. Yes, yes. Totoo naman yun eh. Ano rin, fortunate din tayo, blessed din tayo na marami tayong nakatagpo, no? Na mentors, coaches, teammates na nakatulong din sa pag-mold, no? Ng ano natin, paano tayo mag-isip. So, ayan, isang malaking bagay si ano si Coach Bob, si Coach Dong. So, babatiin ko na rin sila, Coach Dong, Coach Bob. Yun, maraming salamat sa lahat ng wisdom at knowledge, no? Malaking bagay sila. Siyempre, yung mga naging teammates natin. Yun. Pero ano yun? Ano, I think, hindi ako kasi, ano eh, I don't consider myself na tipong lima na parang natural, di ba? Yung galaw, yung pag nakita mo ang dali-dali ng football para sa kanya, mas I think kaya mas naging ano ako eh, mas naging tutok ako doon sa pag-iisip. Kasi alam ko na may areas ako na kumbaga hindi kalakasan, so binabawi ko sa pag-iisip. Yes. Coach Anto, actually parang hindi lang pag-iisip yung asset mo as a player, you know, kasi nagkalaro rin tayo before, no? Oh, aside dyan sa itsura na yan, yung fitness, no? Kasi yan, na-observahan ko rin yan, no? I mean, we've been playing against each other, no? Nasa Binild ako, sa UP ka, naglaban tayo sa Liga. Yung fitness talaga, no? Kasi syempre, parang nasa gitna ka all the way. Mm. Yung parang yung work rate mo, up and down, no? Yeah. Parang kung tawagin yung box to box, no? Na player. Mm-hmm. No? Kasi, kasi natatandaan ko noon, tinira mo ako noon isang beses. Ayun, humuhugot na, oh. Grabe yung sprint niya noon, no? Tapos hinabol niya, tapos grabe yung tackle sa akin ni Coach Anto noon eh. Pero hindi, kidding aside, talagang yung fitness ni Coach Anto was really tremendous, no? Ayan yung isa sa mga na-observe ko. Aside from the fast thinking, galing. Kaya ako sobrang na-challenge sa'yo noon. Kasi nung nakita kita, sabi ko, parang lumalaman ko sa pagka-gwapo ko ah. Sabi ko, hindi pwede. Kailangan sirain na to, ito lang yung ano. Ito yung arrival ko sa ano. Yun lang yun, Mike. Huwag ka nang humugot dyan, ha? Pero ang tanong. Coach Anto. Bago mo ituloy yan, baka kung ano pa makwento mo. Ang tanong kasi natin na susunod, ano? Kaya namin binanggit yung mga yon. Siguro, dahil din baka naglilink, ano? Kasi yung mga viewers natin, yung mga bata, coaches siguro, gusto nilang malaman kung bakit kaya ganito mag-isip, bakit ganito yung galaw ni Coach Anto. Ang tanong kasi namin, sino ba yung nag-inspire sa'yo na player or sino talaga yung iniidolo mo nung lumalaki ka or naglalaro ka? Tapos nung naging coach ka, baka pwede mong i-share rin, sino ba yung parang ina-idolize mo na coach? Local or international, ah, i-share mo naman sa amin, sa mga viewers natin. Okay. In terms of an idol as a player, si ano talaga, nung late na kasi ako talaga nanood ng ano eh, ng football eh. Grade school, natatandaan ko, 1998 World Cup. Doon ako nag-start na manood ng mga games. And dahil kay Zidane. So, the first time ko napanood si Zidane, sabi ko, wow. Konti na lang malaglag yung salawal natin eh. Pero, ganun ako ka na-believe sa kanya. Ayup to. Parang sumasayo lang. Ang graceful sa field. First touch niya. Alam mo yun, kahit gaano kalakas yung pasa, kahit gaano kataas, under pressure, kaya niyang lusutan. So, si Zidane, I will say na si Zidane talaga yung
in-admire ko na 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 player. Isa pa siguro is si hindi ko kaposisyon pero gusto ko kasi yung sipag niya at saka yung drive niya eh, si Raul Gonzales. Forward ng ano ng Real Madrid at saka saka Spain. Bilib ako sa sipag niya. Kahit forward siya, nagdedepensa, nag-hustle. So yun, siguro yun yung growing up, yun yung dalawang players na talagang hinangaan ko. Coach or manager, meron din ba? Ah, coach. Aside from si Coach Bob? sa ano no, yung compassion, puso sa players, si Coach Bob. Okay? Yes. Ano talaga, once naging player ka niyan, yung loob niya nasa iyo parati. And si Coach Kuto Cotillas, Coach Juan Cotillas, naging coach ko sa under 19. I think ang malaking bagay na napulot ko sa kanya is yung football intelligence. Okay? Parating sasabihin nun, pag meron kang hindi magandang decision na nagawa, stop! Are you using your brain? Or, are you using your brain? Are you stupid? Ganun. Stricto, pero dahil doon, mapapaisip ka talaga. You read the game 2, 3, 4 steps ahead. Lahat ng possible options, kailangan mong maisip. So, isang malaking bagay na nakuha ko sa kanya. And then, kay Coach Aris is player management. Okay? At saka scouting. Yun yung I think ha, yung key strengths ni coach Aris na napulot ko sa kanya. Alam niya kung paano, he knows how to get the best out of his players. Manner niya ng pag-usap, motivate, pag set niya ng goals for them. Magaling. So yun yung tatlong coaches dito na ina-admire ko talaga. International, international gusto ko si Klopp. Yung balance ng pagiging players coach niya, malapit siya sa mga players, and at the same time believe ako sa pag-implement niya ng kanyang playing philosophy na nai-imbibe talaga ng mga players, so that goes to show that he's able to build a strong mutual respect and trust within the team. I can say na ano siya, no, good mix siya ni Pep Guardiola at saka Jose Mourinho nung ano pa, nung mga early years niya. Early years. Medyo nawala yung ano eh. Pasok na. Oo. Yun okay. Ano? Coach Mike, Coach Anto. Ang ganda ng shiner ni Coach Anto kasi tayo na bago na coaches. Doon naman natin kukunin yung mga itatapon natin or yun yung parang bubuo sa atin na isang coach, ano? Kung ano yung mga nadaanan natin na coaches, pupulutin natin yung magaganda. Yung strength nila, idadagdag natin sa atin, and then yun yung gagamitin natin. Pero yung shiner ni Coach Anto talagaga, kita mo na sure siya sa, ano, sa pinulot niya sa isa't isa, di ba? Combination na lahat yun eh, Coach Aris. Eh. Parang combination siya nung mga lahat ng mga na experience ng mga coaches, tapos yung mga nakadagdag ng mga knowledge sa kanya para maging katulad siya kung ano siya ngayon, no, as a coach. Oh, anyways, coach, iba pa rin yung galing sa kanya kasi yung yes, quality niya na player. So kumbaga parang mixture na yun eh. Ihirit sana ako dun sa binanggit niya kay Tatay Aris, ano? Kasi iba rin yung mga ano niya eh, tinuro niya.
Mm-hmm. Buti na lang, hindi mo binanggit yung mga iba pa, no? Yung mga outside the field na scouting. Scouting kasi naabangan ko yun eh. So, andito kasi siya, nakikinig. Nakikinig ba? Nakikinig. Talagang gusto niyang i-monitor kung natutunan niyo yung point na yun. Ha? Yung coaching eye. No, importante yung coaching eye kasi. Coach Aris, mag-ano tayo, bisikleta. Nag-aaya kasi si Coach Aris. Ang aga-aga lang kasi masyado eh. So, oo, excited na nga daw siya punta dito sa Baguio Sagada na trip sa December eh. Kaya, bisikleta lang siya. Tara. Oh. Bigyan na natin ng ano, Coach Aris. Bigyan na natin to ng isang game man lang to si Coach Anto. No, oo para naman. Ano, oh, sige, UNA, Coach kasi Anto. Kasi seryoso eh. Meron kami ano kasi medyo nandun ulit tayo. Medyo alabas muna okay, tayo ng konti. Oh. Ang tawag namin sa game na to, Coach Anto, is fast talk. Oh, pili fast ka lang. Talk. Oh, fast talk. Pili ka lang dito sa tanong namin. Tapos, yun, i-explain mo bakit. Ipili ako sa tanong nyo. Okay. Hindi ko sasagutin yung tanong o sasagutin ko? Sasagutin mo, then explain mo na. Okay. Yan. So, ito Coach Anto, Barca or Real? Barca or Real? Yeah, Barca. Barcelona, Real, Madrid. Okay. Real because of loyalty. Oh. Okay, loyalty kay Zidane at saka kay Raul Gonzales. Yun. Pero kung sa philosophy, Barca. Yun. Ay, yung dating philosophy, medyo magulo ngayon. Medyo magulo ngayon, no? Oh, yung ang laki ng influence ng Dutch sa kanila. So, gusto ko yung filosofiya na yun eh. Na total football. Yeah. Yun. Okay, pero nung good. Nag-post ako noon ng Luka Modric, kasi ikaw yung naalala ko, inaantay ko yung comment mo, hindi ka nag-like ah. Kailan to? Nung World Cup noon, bago World finals. Cup, diba? Pero okay. Ang daming nag-comment doon, talagang ano, yung galaw niya talaga, ikaw yung ano eh. Ah, ganun na, oo. Nakakataba naman ng puso yun, pero... Susunod. Okay, ito, medyo mag-ingat ka sa sagot mo. Oo. Isipin mo na lang kung alin yung mas malapit sa bahay mo. Ateneo o Lasal? Ateneo o Lasal? Mahirap yan na tanong ah. Mahirap na tanong yan. Masasagot mo yan, Coach. Okay. Dahil may Ateneo blood ako, Ateneo. Yeah. Nag-aral ako sa ano eh, Ateneo de Davao eh. Yan. Ito, actually, ito, Coach, ano, Meron ng score to nung sinimula namin. Sino kaya yung magna number 2? Messi or Ronaldo? Sino yung pipiliin mo? Messi or Ronaldo? Na mas magaling at top player. Best player. Okay. Mahirap na tanong din 'yan. Grabe ah. Nag-iisip to. Pinapaisip mo ako. Nasobrahan ata ng kape. Ang tagal. Hindi makastok to. Slow talk. Ang tagal. Inaano ko eh. O Ronaldo. Ronaldo na naman. One. Dahil sa itsura eh. Mahilig ka rin. 2-1 na. Sige, next. Siyempre, alam ko may abs ka eh. Boracay o Baguio? Baguio. Yun, pareho tayo. Baguio, eh. Baguio. Tinago ko yung abs ko. Oh, Coach. Masarap ang sa Baguio. Coach Aris, hahatiin na natin to sa bago natin ituloy mamaya, no? Morena o Chinita? Morena. Yun. May hugot, ah. Doon malalaman. Tayo sa kulay, ano? Kulay bronze, di ba? Okay, Coach. Anto yung sagot mo. Kasi kasunod yan ngayon ng FB question. No, okay. Meron tayong FB question eh. Yun meron na. Pinapatanong si Coach Alvin. Yan, no? Alvin. Oh yes, Coach Alvin. Ito na.
Okay, ito na. Kasi saktong-sakto to eh, no? Morena o Chinita. Ngayon, may question si Coach Alvin. Ang sabi niya, sa lahat daw ng ex mo, sino daw ang... Nagpatibok ng puso mo. Except daw si Popoy, ha? Except daw si Popoy. Loko-loko yan, ha? Except Coach Popoy. Oo, hindi kasama si Popoy. Okay, Coach Franco. Ano? Pasado? Hindi, pero siyempre, kaya nga natin naging girlfriend, pinatibok yung puso natin. Hindi naman, hindi naman tayo papasok na ganyan kung hindi tumibok yung puso eh, di ba? So, sino sa kanila, Coach? Lahat nga. Yun. Yun ang magandang sagot dyan. Kahit ex na yung mga yan, may ano pa rin yan, may special place pa rin sa puso natin yan, di ba? Iba talaga, sumagot tong ating kaibigang Coach talaga. Pwede talaga ito. Actually, ito na yung simula. Ito na yung simula. Ito na yung simula. Patalastas lang yung mga tanong nung una. Dito talaga tayo iikot sa yung mga tanong tungkol sa football. Oo, ano lang yun? Ito na. Warm up. Yung Coach Anto, yung nanood kasi ako ng interview mo sa CNN. Diba? Sa huli, may binati ka dun eh. I-share mo naman sa amin kung sino yun. Kayo. Ituloy natin dito. Mga brothers. Ah? Mga brothers, mas maraming matututunan sa atin yung mga nanonood kung football ang pinag-uusapan natin. Hindi. Ano ka ba? Curious naman kami. Di ba? Kasi special one yun eh. I-share mo naman. Pwede mo namang i-translate sa football eh. Baka naman, ano lang yun, transition ba yun? O nag-build up ka? Pinagpapawisan ako sa tanong mo eh. Mainit ba, Coach? Mainit ba dyan? Mainit bigla, uminit bigla. Dalawa na nga yun. Obvious nga, medyo kumikislap na yung ano eh. Medyo makintab na si Coach Anto eh. Oh. Medyo nagla-lighting na eh. Anyway, Coach Anto. Sasagutin ko ba yan? Mamaya na muna lang sagutin. Pero okay lang naman, walang problema. Para ano na, para makamove on na tayo, di ba? Yun. Kailangan na natin mag-move on eh. Okay. Oo. Yung binati ko nun, ayun, na, anak ng baka. Masaya naman yata siya sa ano ngayon, sa bansang Pranses. Ay, grabe. Wow, grabe. Sa'yo naman yata siya. Yun ba yung kinikwento mo noon nung magkasama tayo sa sasakyan mo? O yung lately lang? Oo, yun. Yun. Oh. Yun. Yung special, yun. Ano. Pero sigurado ka, masaya na siya doon? Or Tingin ko naman. Ha? Kung hindi siya masaya, edi... Tingnan natin. Pero Coach Anto, meron ka bang gustong sabihin sa kanya ngayon? Kung Wala naman. Kung mapapanood niya itong palabas na to. Wala naman. Sana lang masaya siya. Alam ko namang masaya siya. At safe, syempre. Kasi, di ba, marami rin ano doon. Marami rin cases doon. So, yun lang. Health and happiness. Hindi. Personal mong banggitin. Tingin ka dito sa camera. Tingin ka sa camera. Isipin mo, ako siya, tapos sabihin mo na yung ano, kasi itatag ni Popoy ito eh. Anak na ba, Coach Aris? Sabihin mo na dito. Anong pangalan niya? Huwag na natin banggitin yan. May sarili ng buhay, ikaw naman, no? Ay, meron. Ano ka ba? Andito kami, mga kasama mo. Andito kami, sumusuporta sa'yo. Ay, tatlong oras tayo dito. Alam nyo kanina nung puro football tinatanong nyo, relax ako eh. Oh. Ha, di ba? Nakakainom pa ako. Ngayon, di ko na alam, di na ako mapakali eh, ha? Oh. Oh, sige na, i-divert mo na. Balik na tayo doon sa question. Coach Aris. Di ba, nung medyo ano, meron kang medyo kinaibigan eh. Di ba? Mm. Nung medyo lumayo siya, parang meron kang bago. Akala ko naman, nakita ko na yung question. Sabi mo,
move na tayo sa next. Meron diba? Bago ngayon. Anong status nyo naman dito sa ano? Anong diba, status mo sa ano? Akala, napaisip din ako. Akala ko next day. Coach Aris, pag nagkita tayo, pipitigin ko yung ilong mo. Ano, move na naman. Move na naman. Basta marami tayong kaibigan. Yan naman tayo. Ayan. Yun talaga. Yan ang gusto kong sagot eh. Mga special ano? Kaibigan, tapos open naman tayo. Pag may maging inspirasyon dyan, edi okay. Pag wala, okay pa rin. Okay lang din, di ba? Masaya naman ang buhay. Kahit ano. Kitang-kita naman namin, Coach Anto eh. Kitang-kita namin na masaya ka naman. No? You're very, very much happy. Blooming, di ba? Blooming. Oh, blooming. Actually, ngayon, nagbo-bloom ka nga ngayon, no? Iba yung pagkapula mo, eh. Namumula ka ngayon, eh. Oh. Alam mo yung anong, alam kong anong moisturizer ko? Coco oil. Yan, Coco oil. Oh, pampabata natin yan. Grabe. Yan, diba? Alam mo naman, bilad tayo sa araw parati, eh. Kailangan alagaan yung, ano, skin, di ba? Tama, may tanong dito. Ano daw yung reaction mo nung sinabi na ni Popoy na ikakasal siya? Sabi ko lang yang yun. Medyo nagunaw yung mundo ko nun. Nagunaw. Oo, eh, napansin ang lahat eh. Nagunaw yung mundo ko nun. Kasi biruin mo, kami parating magkasama eh. Oh. Diba? Pareho kaming bago niya ako ipagpalit. Ano lang yan? Isang tawag lang yan. Isang text. O tara, lakad. Magkasama kami sa po. Lahat nga ng mga, di ba, karamihan. O yung first trip to Boracay, kasama yung minamang buhay, di ba? Ako, ang first trip, second trip, sa lahat ng Boracay ko, kasama ko siya. Yun. Piruin mo. Yun na yun. Tapos ipagpapalit ako. Yun. Baka. Sa pulag. Unang pulag ko, siya din kasama ko. Ayun. Piruin mo. Dami na nagsamahan. Sampa, coach. Ano sampa? Yung kama ko, single bed lang yun. Oh. Single bed, di ba? Ang liit-liit nun. Nagsisiksikan kami doon. Pag hindi apa, minsan galing training. Training ka umaga, may training ka sa gabi. Ah, may training ka sa hapon. So 'yun, tulog dito sa bahay, pahinga. 'Yun. Dahil yeah, ganun kami ka close ni ano ni Pops kaya masaya ako syempre. Masaya ako for him kasi 'yun talaga yung ano niya, 'yun talaga yung long time love niya eh. 'Di ba? Pero para sa sarili ko, nalungkot ako kasi wala na akong ano. Sino na yung... Diba? Nag-stick ka sa plano. Oo. Siya, hindi siya sumunod eh. Poko yun. Pokong poko yun. Oh. Pero hindi. Nakakatuwa makita si Daddy Pops ngayon. Ang cute-cute ng anak. Very devoted father and husband. Diba? So yung devotion niya sa akin, dati, okay. Buti naman ngayon, ayun. Dinala naman niya dun sa napili niya. Yun yung maganda doon. Sinong nagtanong nun? Anak ng papa yun. Marunong. Ah, sige. Balik tayo dun sa usapang ano kasi ayun ano, gusto nating ipaalam sa mga viewers, sa mga sumusubaybay sa'yo na tao ka rin. Ano? Tapos, may tao feelings ka rin. Nasasaktan. Nasasaktan din. Siyempre naman. Nasasaktan. Ang akala nila, superhero talaga na walang feelings. Bakit ganito siya? O, at least, gusto rin naming ipaalam. Plinano talaga namin ni Coach Mike na bago tayo umarangkada, dapat iparamdam natin na itong si Coach Anto. Coach Aris, yan ba yung feelings, ano? Yung beside a man's success is a woman?
Yeah, umuugot na naman si Mike. Behind every man's success is a woman. Yo, aantayin natin 'yan, Coach Anto, ah. Antayin natin 'yan. Abang-abang lang. Usapang ano na tayo, seryoso. Ayun na, seryoso na, seryoso na. Medyo, hindi naman natin ang ang learnings sa mga viewers natin dyan. Yes. yun, dito tayo sa ano, lagi rin namin kasi recent lang itong Southeast Asian Games, ano? Although pag ano, kanya-kanyang opinion, kanya-kanyang kwento. Although kung manood talaga tayo, 'di ba? Ang lamang ng other countries kasi pag mga ganito, very supportive, parang basketball sa atin. Ang daming feedback, ang daming opinion, ang daming ano. So, 'yun siguro yung kailangan nating i-develop rin, ano? Kailangan nating ano, dapat pinag-uusapan natin. Dapat 'wag nating hayaan na may kulang or kung merong maganda, i-appreciate dapat natin, di ba? So, dun rin yung kulang sa atin eh. Kung baga, sanay tayo na, ay, talo tayo, ganyan. Or, panalo tayo, okay na yun, palakpakan natin. Or, ganito, ganyan. So, gusto nating alamin, ano, galing sa'yo. Kasi, ang dami mong experience dyan. Sa national team, na-expose ka dyan. As a player, nag-coach ka rin. So, siguro, i-share mo rin ano yung opinion mo. Yung other coaches kasi tinanong rin namin, very positive sila. Gusto natin balance dito ha, wag tayong masyado kasi later on yung mga coaches sa probinsya, di ba, magbibigay sila ng mga players or yung mga new coaches na bata rin pupunta diyan. At least ito kasi naka-record to forever ha. Meron silang reference. So, mas maigi na i-share natin yung totoo. So, Coach Anto, magbigay ka siguro ng parang feedback mo. Personal or in general, di ba? I-reflect mo rin yung experience mo. Kasi isa ka sa mga, kumbaga, batido ever since naging attached ka na sa national program. So, yun siguro. Okay, I think in terms of performance, we beat, tama di ba? We beat Malaysia. We were close to, muntik na tayong mag-semifinals. And considering the short preparation, kung result ang titingnan natin, it wasn't so bad. Okay? We have good players. Kung makikita nyo yung quality ng players na who develop their football playing abroad, mataas ang quality. Okay? Very, very competitive in terms of technical ability, game understanding. Okay? This is the U23. I think individual ability can only get you so far. And I think dito naman ako very vocal din sa mga nakakausap ko kung ano ba yung opinion sa Azkals, okay, with the U23 team. At this level, U23 and the senior level, I think papunta na rin doon eh, no, yung U23. Yung playing style and the cohesiveness of the team are very, very important. Okay, they are even more crucial than individual ability. Okay, what we usually have also with the Azkals, parang yung ano kasi yung U23, ano na rin yan eh, parang picture yan ng Azkals, di ba? We get players from abroad, okay, we form a team, and then sabak natin sa laban. If you compare our setup to the other teams, most especially Vietnam nag-champion. So I think it's a good gauge kung nasaan tayo when we compare ourselves to Vietnam. Ang Vietnam, if you see, all of their players grew up playing in Vietnam. They rose from U14, U15, U16, pataas. Okay, they've been together for a really long time. And
when I handled the U23 team in the AFF competition in I think that was in Feb, we played Vietnam. We lost 2-1, but Vietnam fielded a lot of their players were under 19 players. Okay, but even then, if you see how they play, ang taas ng ano eh, ng understanding sa isa't isa. Okay? You won't really find someone na angat na angat, but how they play with one another, parang very common natin naririnig pag magkakakilala, di ba? Na kaya na nilang maglaro kahit nakapikit yung mata. That's how it felt. Okay? Unlike sa atin, okay, we have good players, pero walang connection eh. Di ba? Hindi alam, ano ba yung tendencies ng katabi ko? Ano ba tendencies niya? Ano bang hilig niya gawin? Saan ba siya madalas umikot? Ano bang klaseng pasa ang una niyang hinahanap? Those things. You develop that kind of connection by playing a lot of games together, by training together. Okay? So my belief is for us to really become competitive, it's not even like I'm vouching for, you know, homegrown talents. Pero simula yan sa baba, U12. Okay, doon talaga magsimula hanggang iakyat mo ngayon sa U23. Okay? Then pagdating doon, that's where we gauge na, uy, kamusta yung programa? Okay? Pinagsama-sama na natin sila lahat from a young age. Kamusta sila compared to the other Southeast Asian countries or Asian countries? Diba? And then babalik lang tayo. Ano yung kailangan ayusin? But if we just keep on doing the short-term thing, nakuha ng players from abroad, pack, it will be very difficult to ano, to develop cohesiveness, to develop the connection, and to have a good understanding of how the team plays. Okay, so yun yung pananaw ko dyan. No question, like sa Azkals, si Shrock I think kaya niyong sumabay with the best players in Asia and even in the world. And then a lot of other players there, si Ot. But yun nga eh, the big question mark is how connected are they? Okay? Gaano ba nila kaalam yung laro ng isa't isa? Gaano ba sila ka-familiar sa playing style? Okay? Coach Anto, yung mention mo na connection tapos nagkakaintindihan sila sa game. May previous guest tayo ano na coach and then minention niya yung issue. Kasi hinandle niya rin yung national under 19 and then mukhang nagka-problema siya sa some of the players na gusto nating maglaro sa national team. Kasi nga itong universities and ako na-experience ko rin yan ha, during our time. Pag sabi ng coach mo sa university, wala kang magagawa kasi scholar mo yan eh. Yeah. Pero di ba, hindi kaya gusto kong kunin yung opinion mo, yung palitan natin yung pagiging nationalistic natin. Na pag national team yung nagtawag dyan, dapat ano na yan, babaw na yung head coach dyan, kumbaga ano. So anong stand ko dyan. Opinion mo? Anong opinion mo doon? Tapos paano natin palalakasin yung cohesiveness, yung magkakaintindihan na tong mga bata? Kasi under 19, sabihin natin, hawak mo na eh, dyan sa university, di ba? Paggaling sa provinces, tapos kukunin mo dyan. So malaking impact yan sa national program. So anong suggestion mo? Kasi binanggit mo na na-identify natin yung issue. Hindi naman doon. Dapat move on. Mag-suggest na tayo ng solusyon. Di ba? Kasi paulit-ulit lang, iikot tayo doon. So, ano sa tingin mo kung ikaw mismo?
ano dapat yung suggestion mo doon? Bago tayo siguro pumunta dyan, for example, yung sa under 19 or sa ganyang age, I think kailangan natin talaga bumaba ng husto. Okay, si Nate, I share Nate Berkey's sentiments na I think we'll have a bigger chance to be successful sa under 19, sa under 23. If our kids, the moment they learn how to walk, that's when they start playing football. And this is not even training. This is not even formal football. It's just playing on their own. Diba? Pick up games. Okay? Sa Brazil, diba? I think it's well documented na players in Brazil, they don't really get formal football training until they're how old? 12, 13? Diba? They just keep on playing futsal. And that's how they develop their creativity. So I think for us as a country is we need to promote the sport in such a way that, you know, these kids will, pag once na natutong maglakad itong mga bata na to, football ang hanapin nila. On, during their free time, anong gagawin nila? Diba? Football. Okay? We are very good in basketball individually. Okay? Actually, kung may maayos lang siguro tayong, kasi wala rin talagang maayos na programa eh. Kanya-kanya eh. Diba? Pero we have very good individual basketball players. Very, very good. Very talented. And that's because, diba, ang mga Pinoy, during their free time, basketball lang nilalaro. And I think we need to be able to achieve that with football. Okay? That kids will play football during their free time. Makikita natin, mga kali-kali niya dyan, open space, football ang nilalaro. Coach Anto, so yun yung starting point. Maganda yung ano, no? Maganda yung binanggit mo about doon sa, about dyan sa, talagang magsimula ng football talaga doon sa baba, no? Pero paano natin i-ano yan? Kasi yung alam natin ng reality ng challenges dito sa Philippines, right? Mm. Which is kalaban natin yung basketball, no? Hindi naman kalaban, but alam natin talaga na yan yung sport na ano, actually parang na, nakikita ko sa survey, parang yung volleyball na una pa nga eh, no? So ano kaya yung ano, aside dun sa nababanggit mo, coach, ano pang pwede natin gawin as mga coaches, no? Ano yung paano pa natin siya ipa spread out as ito sa ginagawa natin ngayon, we still continue to share kasi para alam nila na ito football, andito lang kami. Mm-hmm. I think ano naman, no, when you introduce basketball and football to kids, equally nila may enjoy eh. So ngayon, bakit napupunta ng basketball yung mga bata? It's because they see yung mga heroes, models, 'di ba, sa PBA, sa UAAP, nakikita nila. So feeling nila, uy, I wanna be, gusto kong maging, sino ba mga sikat, Terrence Romeo someday. Kasi nakikita nila sa TV eh. Okay? So football, wala tayong ganun eh. So, if we have that, meron na tayong mga heroes na itutularan ng mga bata, then these kids will have that direction na, uy, gusto kong maging tulad niya. Okay? And I can reach that point if I keep on playing football. So, yun nga, an established national league, an established professional league, magkaroon tayo ng successful campaign with the senior team because that will help boost, you know, yes, yung popularity ng sport and kids will start seeing these players. Okay? And at the same time, promotion sa baba. I-promote yung football. I mean, PFF is doing its part. May mga kakulangan pero at least it's they're doing their part, yung kasibulan, yung festival of football. Oh, yan. Oh, na 'di ba na introduce yung sport sa maraming bata. Okay? Hindi din yung kasibulan. Kasibulan. So those are good programs na pwedeng mag-push. Okay? Para sa mga bata na ito na magtuloy-tuloy. Yung ano, hindi mo sinagot yung ano ko ah, o diretso na kasi
ang isang ako galing probinsya, recruit ako sa sa university. National team. National team. Okay. Ako yung ayoko ngang kunin niyo tong player ko, baka ma-injury to eh. Wala akong gagamitin sa ano. Pero yung bata, gusto naman talagang maglaro sa national team. Anong opinion mo dyan? Kasi alam ko, na-experience mo yan. Ano tayo? National interest tayo muna, di ba? And for, alam natin yan, for players, the ultimate dream is playing for the country. So, me personally as a coach, bigay ko sa kanila yan. Okay? I think coaches, may mga ibang scenarios kasi. May ibang coaches, hindi pinapayagan yung players kasi may pressure from the school. Okay? And I think yun yung ano eh, mas madalas na scenario. Okay? Hindi pinapayagan ng coaches yung players nila kasi they fear na pag may nangyari, lagot sila sa school. Okay? But definitely ako, kung ma-injure man yan, national team duties, I will take responsibility. Ako ang mananagot sa school. So, I hindi ako, I mean, for me, the most important thing is makalaro yung bata for the country. Yun. Maganda talaga yun, actually. Importante talaga yung coach kasi I think, pero agree din ako dun sa sinabi mo kanina, Coach Anton, na there's also this side of the story dun sa mga schools, no? Yung pressure na, especially kung nag-i-invest yung school dito sa team na to, no? Merong demand yung manager dun sa coach. So, all these things. Pero siguro, Coach Anto, I think, siguro merong way na parang ma-resolve din yung mga ganitong issues, no? Like, makapag-establish din yung PFF or something na pwedeng maiba to dito sa mga associations or dito sa mga schools like UAP or NCAA na magkaroon sila ng mandatory na if it's a national team duty, dapat cleared talaga yung player to compete, no? I think for the institutions, for example, schools or clubs, para maintindihan nila yung value ng nationalism through sports, on our end, the federation should set the direction. Okay? Alam ko ginawa to ng ano eh ng German ng DFB. Okay? Ng German Football Association. 1990 or 1991, they lost in the European Championships, hindi sila nakapasok yata ng knockout phase. Okay? So, inassess nila, ano ba nangyari? Bakit tayo natanggal? So, ano yan? Mahabang panahon na research, 2-3 years. Okay, pinag-aralan nila. Ano bang current setup sa club, sa youth system? Okay? And then they set the vision. Okay, ito ang vision natin, ito ang mga kailangan natin ayusin. And one of their thrusts was to have a common style of play, okay, which was I think 4-3-3. And then they sat with all the stakeholders, all professional clubs, okay, lahat yan inupo nila. This is the DFB's vision for German football. Okay? And this is how we're gonna do it. Okay? We want you on board. Okay? So, kailangan nilang sumunod doon sa protocols na sinet nung DFB to achieve the vision. Required. Okay? And if I'm not mistaken, parang may agreement sila na, okay, if you don't follow the protocol, may isa lang kayong hindi gawin dyan. Okay? Or hindi sundin. Merong sanction. I don't know if wala nang mako-consider na players for the national team from that club or basta something to that effect. To that extent. But, oo, basically, the main premise was there's a unified vision and they sold
DFB sold that vision to all of the stakeholders, which were mostly the clubs, professional clubs. Ah, okay. Yes, yan nga ang kailangan natin gawin to be successful again in the international scene. That's what they did. And yan yung result nitong huling championship ng Germany. Product yan, nung vision na yun. And it's one, yan yung wala pa sa atin ngayon. Okay, that's one thing that's missing. Kaya din ang hirap i-convince or ang hirap i-encourage, di ba, ng ibang institutions kung bakit, ano ba ang priority? Di ba? Ano ba ang direction? So, we need that set up. We need a common vision that all stakeholders will really, you know, comply with. Yun. Maganda yan, ano? Coach Mike, actually, narinig ko rin yan sa ibang coaches eh. Yung sentimento ng mga coaches. Well, kayo, andiyan kayo mismo sa gitna. Your coaching matataas na level. Eh, ako, dito sa province naman, lahat kami nakatingin dyan sa gitna eh. So, may mga issues kami na tinatanong namin sa inyo. So, kumbaga yung coaches group natin, kanya-kanya. Yung, although may licensing tayo, may ano, although hindi siya ganun ka, although organized siya, tapos may mga certain rules na sinusunod, pero yung coach Anto, yung binanggit mo kasi na vision, tapos sistema, tapos pinag-uusapan, tapos kumbaga, kung may isang coach na natanggal, halimbawa, lalo na ngayon, pandemic, may problema tayo sa coaches. Kung baga, kanya-kanyang effort na lang eh. Kami ni Coach Mike, gumawa ng ganito para lang may kamustahan, may kulitan, di ba? Pero yung pinunto mo, Coach Anto, and alam ko naman, ang daming nakikinig dito, and narinig ko na yan sa'yo, pwede mo bang ituloy-tuloy na yan? 'Di ba? Yung group ng coaches habang malakas pa tayo, habang binata pa tayo, ito na yung tutukan natin, 'di ba? So Coach Anto, if you will continue ano, itaguyod mo 'yan. Yung coaches group. Oo. Andito kami. Andito kami na coaches na susuporta. Tapos kung meron din kaming gustong sabihin, pakinggan niyo rin. Galing sa baba, ano? Kasi like ako sa DepEd, talagang yung mga kaharap ko, mga new coaches yan eh syempre magtatanong yan, ano bang opinion ni Coach Anto? Ano ba yung nangyayari sa Azkals? Ano ba yung programa ng national team? So Coach Anto, ikaw na rin yung nag-share niyan and alam namin na meron kang gustong gawin, ano? Even yung votation sa PFF, di ba? Dapat may say yung coaches doon. Mm-hmm. Tapos yung mga tinatanggal or nilalagay na well, alam naman natin yung mga loopholes, ano? Alam natin yung mga issue. So, dapat meron tayong strong body, group of coaches. May bosses. Oh, may bosses. Yun, may bosses. Eh kami, pag like kami kasi ni Coach Mike, alam nila na bolahan nito eh. Pero kung galing mismo sa Coach grabe Anto. Grabe ka naman. Grabe ka naman. Bolahan talaga tayo. Halimbawa. Diba? Eh, tama lang 'yun, and tama lang 'yun, Coach. If galing kay Coach Anto and other coaches na talagang seryoso sila. Kasi minsan ayokong maging seryoso eh. So kung si Coach Anto yung nagsabi, back upan natin, 'di ba? Actually, Coach Aris, yung idea no na sineset no about diyan. Maganda siyang move no para ma-organize din yung mga coaches. Importante 'yan kasi syempre nga yung vision natin to actually hindi naman to para lang dun sa vision about the coaches eh, but for the Philippine football players. Itself, so no?
No, the players itself. Kasi very important, no, paano natin magagawa nga na umangat yung football if we ourselves are not organized? That's very important. Yeah. Diba? So, gusto nga natin umangat tayo dito sa ibang sports na nagkukupit sa football, pero dapat simulan din natin sa sarili natin para madali natin mag-guide yung mga youth saka yung mga kabataan pagdating sa football. No? Importante siya. Kasi kung tayo mismo, nandiyan tayo sa setup na yan, alam natin yung mga loopholes, kailangan pagtulungan natin. Eh. Kung paano natin siya i-resolve, okay, paano natin siya ipopromote, tapos paano natin alam mo yun, mag-create ng awareness dun sa Philippine setting, no? which is really very hard for all of us. Yeah. No? Especially right now, nasa pandemic tayo, no, talagang totally, no? Alam ko si Coach Anto, you are also involved in online, no? Online coaching, which is what we are doing right now. No, actually, lahat tayo, pero hindi tayo lahat. Yes. I mean, may iba ibang coaches na may ibang ginagawa ngayon, no? Oh. Walang ginagawa, walang trabaho. Yes, walang capacity. Yes. Yes, walang ganun. So, I mean, paano natin sila i-reach out, no? Paano natin sila i-involve in this kind of setup, no? Actually, nabanggit ko rin to kay Coach Aris, which is yung ginagawa din naman natin lahat, no? Bakit ba kami gumawa ng videos, no? Na actually, napasok na sa DepEd program. Kasi nga, kailangan natin mag-reach out dito sa mga players natin, no? Para continuously, they will still be actively playing and training. No? Kasi hindi lang naman kalaban natin dito sa pandemic is yung sakit eh, which is COVID eh. But yung stress, saka yung mental problem, no? Kasi nga, alam natin, naglalaro dapat tayo dyan sa field eh. No? Tayo mga coaches, dapat nagko-coach tayo eh. Sumisigaw tayo, no? Pero ngayon, ang gaganda ng boses natin kasi wala eh. Hindi tayo sumisigaw eh, di ba? So, andito lang tayo, nasa bahay lang tayo. Pero, I think all the coaches who are listening right now will be agreeing on this, no? Tayo lahat dito, no, na involved, I think kailangan maging clear lang yung vision natin. No? Kung ano ba talaga yung objective natin, no? Para ma-gets ng lahat, bakit natin siya gagawin, no? Tama ba, Coach Aris? On our level, no, on our personal capacity as coaches, even without parang someone directing us towards a particular vision, siguro we take it upon ourselves na yun nga, tanong natin yung sarili natin, bakit ba tayo nagpo-coach? Ano ba ang gusto nating ma-achieve? Okay? And I think kailangan lang nating isipin parati yung kapakanan ng mga kino-coach natin, ng mga bata. Okay? Ultimately, we want them to enjoy the sport as much as possible. Gusto natin magtuloy-tuloy sila. Okay? So, paano natin ibibigay sa kanila yung ganung environment? And then eventually, 'di ba, magkaroon tayo ng desire to produce players to be good citizens. Okay? And also to eventually become future national team players, 'di ba? Not just to produce players to get championships for our teams or for our clubs. Okay? Or to limit certain players because, kasi ito lang dapat laro niya for my team kasi ito yung kailangan ng team ko para mag-champion. Okay? May ganong mindset. Okay? And it's not entirely the coach's fault eh. I think we have those people who have the experience also have the responsibility to parang awaken or make other coaches aware na they need to look at the bigger picture. Okay? I've heard coaches before na, Coach Anto, ang hirap naman kasi tingnan ng bigger picture. Ang hirap isipin yung kapakanan ng Pilipina, ng Philippine football kasi, di ba, wala naman kaming tulong na nakukuha. Ano bang nangyayari dyan sa taas? Ano bang nangyayari? Di ba? So, kumbaga, nagiging hopeless. Okay? But I think that's the last thing that we want to happen, na mawalan tayo ng gana. So, regardless, you know, may move from our superiors or wala, I think there's still so much we can do
as coaches on a personal level. Okay. Okay, now very well said, Coach Anto. No, balikan natin yung mga nanonood sa atin, no? Biglang nagpa-pop-up, may daming like, may heart. No, ang dami ngayon. Okay. So, andito. Si Solen at si Ann Curtis, nandiyan na? Meron, puro kanina lalaki, pa. Puro lalaki. Pa sila, puro heart nga yung lumabas. Si Piolo. No? Si Piolo, nandiyan ba si Piolo? Si Samil. Ay, okay, heart. Yung kay Samil B sa'yo, Coach, ano, sobrang heart, big heart. Eh. andito nga pala nanonood sila Kinito Gonzales, Glenn Tampico nanonood sa atin. Nandiyan si Coach Hans, no? May mga sinabi si Coach Hans. Oy, Coach Hans. Sabi ni Coach Hans, sa kwento mo, ikwento mo rin daw yung sa Dumaguete sa Uni Games na kasama mo yung first love mo si Popoy. Sabi niya kanina. Tapos andiyan din si ano, Jim De Los Reyes, no? Oy, si mga Jim idol, sa Beda. Solid. Beda ba si Jim? Sa Cebu. Sa Cagayan de Oro. Kapit mo sa ano? Sa Meralco. Ah! Si Jean! Anak ng bakang. Si Jean. Si Idol. O, ayan. Tapos si, ayan, nandiyan din si Coach Ian Soliman. Nanonood sa atin. Uy, naging player ko yan. Tapos, ayan. Tapos, si Coach John Bayarong, no, baka pwede mo sagutin to, mabilis lang Coach Anto. Regarding the development of team, how much time should we dedicate to or keep them together? O baka pwede mo sagutin ng mabilis. O how much time or how much time we can keep them together? Siguro ano he's to? Talking about, maybe he's talking about the national team. National team. As early as maybe 12, 13, U14. Okay. And then going up. Tuloy-tuloy na sila dapat. Tuloy na. Mm. So ang idea doon, Coach Anto, dapat ang masasabi ko ba doon sa ganung setup, the coach must follow or meron siyang anong setup doon? Paano ang setup pag ganyan sa sama-sama dapat sila? Kasi pag may mga selection yan, syempre, may mga new breed na papasok. I think, ano no, for example, yung approach ng Spain. Sa U14, meron silang, they have 55 players sa pool. Okay, 55 players. So, 5 players per position scattered around the country. Okay? So, parang sa setup natin before, may mga satellites. Yes, okay, yes. Bawat region. So, they have regular sessions there sa region na yun, pack, pero common program. Okay? Yes. And then, maybe twice a year, pack training camp all together. Pack. Tapos pag may competition, they will just choose the best, ilan ba, 22, 23 players. Yes. Okay? And then going into the next year or next age bracket, a-assess lang nila o sino dito yung nag-underperform from the 22 players. Okay, baba natin. Kunyari, fullback. Okay, baba natin tong right fullback na to. Sino yung top performing right fullback doon sa pool? Okay, palit. So ganun lang yung sistema. As they grow older, I think sa senior level, mga 30, they try to keep a pool of 33 players on their within their radar para pag may nag-underperform pa, hugot lang ulit. Tama. So meron talagang group kumbaga na kung may pool ka talaga. Yes. Actually, yun, maganda yun. Dapat ganun. Ito sabi ni Coach Hans, regarding to dun kanina, no, about dun sa mga schools, no, about sa pagpasok sa national team. Sometimes, as sabi ni Coach Chan, sometimes it's neither the fault of the school or the coaches. Mm. Communication is a very big problem. Mm. Yeah. So coming from the federation, that's why some players were not allowed to join the national team. Yes. So I think mga... Yeah. I yun nga, hindi ko nadagdag kanina yan. That's one very big concern also. Like sa part din ng coaches ng national team na there have been so many times na very late na yung announcement na, oh, we're joining this competition in a month's time or 2 months' time. Okay? So, syempre, for some schools, hirap sila kasi tulad nung last competition. January, nag-announce na, uy, sasali tayo ng competition na to.
and na-set na ng UAAP yung schedule. Feb. Okay? So, too close, too short notice na. Okay? So, that's one thing that the federation has to improve on na kasi I think yung competitions na yan, if I'm not mistaken, a year ahead naka-set na yan eh, yung schedule na yan eh. So once malaman yung schedule na yan o announce na sino ba ang mga involved, anong age group, kung UAAP, NCAA, kung collegiate players yan, okay? O ilatag na ngayon doon sa mga sports institutions, UAAP, NCAA, CESAFI, whoever. O in February, meron tayong U22 competition. Huwag kayong mag-schedule ng competition on that month. Okay? And then, prepare your players for the tryouts on this particular month. Okay? So, yun ang missing. Yun ang, kaya I think when we handle the U22 team, ang daming players na hindi rin nakasama because the notice was just too short. Okay. Good answer, Coach. So, ito, aside sa kay Coach Hans na nanonood sa atin, nandiyan sila Ismael Gonzales, nanonood. Again, sila Coach Tommy, Coach Marvin, Coach Randy Halbuena, humabol, no? Nanonood si Coach ngayon. Randy. Coach Randy. Tapos, ito, merong question kay Sir Roberto D. Jr. So, alam po, client ko to sa Olonga po. Coach Anto, what is your take about the development of women's football in our country? It seems we have a lot of potential in this category and has a lot of chance to make us proud in the international scene. So what can you share about this, Coach Anto? Okay, very, very good question. No? And ako, I believe that we have a bigger chance in women's football in terms of achieving international success. Why? Okay, tingnan muna natin yung ranking. Sa Asia, I think we are currently, I think we're close to, if I'm not mistaken now, we're close to top 10. 13 ba? 13 or something like, okay, maybe 10 or 9. Basta malapit tayo. Okay? And kung World Cup ang titingnan, ilang teams ang kukunin sa Asia? 5-6? Kasi nagdagdag sila ng slot eh. Okay? So we're definitely closer, no, compared sa men's. Next, if you check the performances or the strength of the other women nations, malapit tayo, hindi tayo nalalayo. And that's because yung kababaihan natin, they are more empowered, di ba? Hindi, unlike kasi may ibang religions na pag babae ka, hindi ka pwedeng lumabas, kailangan ka, bawal kang mag-sports, okay? Or they are treated subordinately. Sa atin, may freedom ang mga babae to choose anong gusto nilang gawin. Okay? So at an early age pa lang, they can enter sports, you know, do whatever. So isang malaking advantage yun culturally. So yun, I believe that we have a bigger chance sa women's football. Okay, nice. Yung Coach Aris, yung parang downside naman niya, yung parang may decision yung mga player, like si Eloisa Fagsaw, ano, yung galing dito na nag-cum laude sa UP na player natin. Nung tinanong ko kung ano, attached ka pa rin sa national team, ituloy mong maglaro o mag-work na lang? Mm-hmm. Eh, mukhang ano, decidido nang magtrabaho na eh. Yeah. Ayaw nang maghirap. So, parang sabi ko, sayang ah. So, yung decision naman na yun, wala rin akong ano. Unlike sa ibang country siguro na pag ano, they can still enforce na dito ka pa, ganon. So I think yun yung Charis, medyo siguro, kulang ano. Siguro kasi possibly kaya ganun yung setup ni Eloisa. Coach Anto, if you maybe you can correct me, no? Siguro kasi nga yung establishment ng tournament, no? I mean, meron ba tayong category doon na yung sa women's league natin na are they earning from it na ba? Diba? Yeah. Yung nandun sa aspeto na ganun, like
what we're having with the PFL. Siyempre, kasi talagang mapapaisip ka, like considering maybe what is the lifestyle or yung pamumuhay ng family ni Eloisa. Maybe her family really needs her, di ba, na sa sumuporta na after that graduation. Yes, so siguro, practicality. Yes, oo. Kasi kung meron, kung meron siyang competition na she can still continue playing and then at the same time, she will earn, I think, she will be there, staying, di ba? Anyway, dyan pa rin siya. Yun yung mahirap sa women's football. Tapos kung, di ba, kasi marami ring mga Baguio ladies na nag-national team eh. Nung may family na sila, di ba? May anak na, wala na. Unlike sa lalaki, parang mas lalakas pa pag naka-anak eh. Tama ba? So, yun rin yung isang factor, okay? Anyway, yung sa Aris TV rin, banggitin ko tong mga ano ha. So, bilisan ko lang. Coach Lem, Coach Glenn, Marvin Viray from Baguio, Anton Albao, Coach JP. May puso pa si Coach JP. Coach si JP Merida? JP Merida. Peter Mortellero, and then si Daddy Aris. Meron pang, Coach Anton, may habol pa dito mga nanonood sa'yo. Sila JP Dalauta, CSB naman to, mga nanonood ngayon sa'yo. Tapos si Mark Russell Villanueva. Yan, mga nanonood sa atin ngayon, no? Tapos, Coach Anto, pwede mo bang, baka makapag-share ka naman dun sa mga bagong coaches, no? Yung mga nag-aspire mag-coach, baka meron kang tips para sa kanila. Ano yung pwede mo ma-share dito sa mga nagsisimulang mag-coach, yung mga nagko-coach ngayon, no? Especially yung mga nasa province din, pati yung mga DepEd teachers din, kasi may mga DepEd teachers na nakikinig sa atin, no? Actually last January kami ni Coach Aris nagpunta kami sa Auckland, tinuruan namin yung mga DepEd teachers, no? Paano mag-coach. So baka meron kang tips at saka pwedeng ma-share sa kanila. Okay. I think ang pinaka starting point talaga natin, no? And ito hindi ko ito na pulot kaagad. Okay, so it took me time to realize this. We are dealing with human beings, okay, as coaches. Human beings that have emotions, di ba? May feelings. So I think our most important role as coaches, and they look up to us eh. May iba dyan, turing nila sa atin, pangalawang tatay or pangalawang nanay for female coaches. So, ang pinaka-importante is kailangan maparamdam natin yung compassion. Okay? Compassion at saka pag-aalaga sa mga players. I think yun ang pinaka-importante. Kailangan nila maramdaman na we are concerned tayo sa kanila, about them. Okay? Concerned tayo sa feelings nila, concerned tayo about their improvement. Okay? I think that's the number one thing. Hindi ako naniniwala na yun nga, I think minsan akala natin ang coaching is just teaching technical skills, teaching football skills. But sa akin, secondary na lang yun eh. We have to establish a good connection first with our players, show compassion, and then saka tayo magturo ng technical ability. Okay? Ang pinaka-importante, masaya ang mga players. Yun! Masaya ang mga players. Natututunan nilang mahalin yung sport. Yun! Okay. Yes. So, yun ang starting point. And then, of course, as a coach, improve yourself by nakakatulong magkaroon ng mga mentors, di ba? Ako, may coach Bob ako, Coach Aris, magbasa, and then, of course, keep an open mind. Huwag maging sarado. Kailangan ang mindset natin is we can always learn something more, something new. We never stop. The moment we feel that we're too good already, that we don't need to learn anything more, then
tapos na tayo. That's the end of our career as coaches. Okay? But of course, yun nga, kailangan din nating naman ma-decipher ano ba yung pupulutin ko. Okay? Ano ba yung tingin ko? Okay, aligned sa principles ko, aligned sa philosophy ko as a coach. Sige, pwede ko siyang kunin. Ano naman yung hindi? Ah, ayoko niyan. Hindi, I don't think that will work for me or for my players. So, yun. Grabe. Coach Anto, may humabol dito, no? Si, ano, kung naalala mo daw si Carlene, no, anak ni Sir Roberto D. No, na pa-shoutout daw, Carlene. Carlene, ay! Po. Hello, Carlene! Napakagaling ng batang yan. Estudyante ko rin siya ngayon, Coach. Tinuturuan ko. Talaga? Nice. Ang galing ng batang yan. Yes. Tsaka ang bait-bait. Yes, ay, Carlene, kapakita mo sa estudyante mo. Ayan, nanonood yes. Si Daddy ngayon. Si Daddy nanonood. Tapos, Coach Mike. Mabul- Coach, abo lang din si ano, Araceli Socorro. Yan. Oh, si Ara. Hello, Ara. Tapos si Coach Lelet, nanonood din sa'yo. Sabi niya, mukhang ang hirap mag-guess. Gigisahin tayo. Tapos, Coach Net, gigisahin ka talaga. Tapos sabi ni Coach Net din, well said, Coach Anto, sabi niya. Tapos nandiyan din si Juan M. Bora. Mag-ingat si ka kay Coach Aris, Coach Net. Si Coach Kim Versales, nanonood din. Kim, tapos, teammate. Coach, may pahabol ulit na tanong dito. Mabilis lang. Si Sir Franklin Evan Francisco. Kilala mo ba ito? Si Sir Franklin. Coach, ask ko lang, may possible po ba mag-merge ang mga Phil Foreign at homegrown sa mga ages category like U14 up to the senior team? At paano ang selection at evaluation ng mga Phil Foreigners? Ah, parang of course merge, naman, no? May, merging ng homegrown may, tapos yung mga... Oh, may equal opportunities naman eh. I mean, depende na rin sa approach ng ano bang direction ang gusto i-take ng federation, di ba? Or ng coach na mag-handle. So, ang makakasagot niyan is yung coach and yung federation. But from my perspective, I think may equal opportunities naman until such time na we really say na, oops, we have to build from within. Okay? Siguro, kasi yung natulong naman nung sistema na yon na pagkuha ng players sa labas, kasi mataas talagang level, no question about it. Okay? And yun, reflection nung na-achieve ng Azkals, di ba? Naangat yung level. Okay? Naangat level. Definitely nakatulong sila ng malaki. Okay? But yun nga, with that kind of system na kuha lang tayo ng players sa labas, kaya ba nating ma-reach yung maging competitive with the likes of the more established Asian countries? Or kaya, eventually ba, kaya nating matalo ang Japan? Eventually ba, pag na-top natin ang Asia, kaya nating mag-compete sa European countries? Kasi yun ang magiging tanong mo parati. Yun. Anyway, yung mga additional questions, maayos lahat yan kung meron tayong grupo na actually sinimulan ng ginawa under the leadership of Coach Anto. What? Yung, hindi, tayo yun. Coaches Association. Ano pa lang tayo? Para centralize lahat, Yes. Ngayon, very exciting tong topic natin. Pag si Anto talaga yung kausap mo, ngangaka eh. Coach Aris. Sa pag-ibig, yung mga tanong mo tungkol sa pag-ibig, ako ang napanganga eh. Coach Anto, yung sinasabi mo na panganga ka, ito kaya, Kaya siguro, nagpapasto minsan si Coach Lem eh. Delikado talaga sa ambush question pag nag-guest ka sa Football Life, minsan wala daw sa script. Anong minsan? Hindi. Parang ang dami doon, wala sa script eh. So, ganito, mga coaches dyan, parang patalastas lang yung mga pero actually yung sinabi mo Coach Anto Coach Mike, meron na tayong video clip sa seminars natin for new coaches. So lahat ng at least naka-record na dito, ipapanood na lang namin sa teacher coaches. So ang galing. Coach galing, Mike, go up mo. Galing. Coach, dito na tayo. Tanong natin. Yes, ayan na.
Dito na tayo sa main ano natin. So fast talk na agad. Kape o gatas? Kape. Coach Anto, kape. 'Yon, Mike. Oh, ito na. Babae o football? Football. Oh! Sigurado. Oh, mas mahirap 'to, mas mahirap. Ang football, so, di kay iwan. 'Yon. Grabe! Grabe! Wala, ikot lang parati yan. Pwede ko ba, pwede ba i-follow up yun? Wag na, wag na. Next, wag na, wag next na. Question. Baka, baka may space na naman tayo eh. Oh, mas mahirap to, Coach Anto. Coach Bob o Coach Popoy? Ah, doon tayo sa tatay. Sorry, Coach Pops, pero tatay tayo, Coach Bob. Oh, ito. Physical workout, coaching. Physical workout o coaching? Hindi ako mag... Expression ni Coach Anto bigla. Ano yan eh? Yan yung workout, yan yung taga-balansi ko eh. Hindi pwedeng... Kaya nga yan yung binili ko eh. Hindi pwedeng ano, wala yung isa. Ayun. Hindi, okay. Coach, pastok to ha. Okay. Workout, kasi tutulungan niyang lumakas yung katawan ko at gagawin niya akong healthy para mas makapag-coach ako ng mabuti. Oh, okay ba yun? Yun. Meron akong continuation dyan sa fast talk pero kailangan mabilis ka. Okay, sige, sige. Ang common na medyo last two questions na kasi tayo. So, ang susunod dyan is ano yung wish mo, ano? Madali lang yun for you eh. Pero wish. Dito pa rin tayo, oh wish, mamaya yun. Okay. Fast talk pa rin tayo. Pag binanggit ko yung coach, one word, i-describe mo, ano? So, Coach Bob. Bob? Bob. Tatay. One word. Tatay. Coach Popoy. Love. Yun. Coach yun. Aris Kaslib. Mentor. O, ako naman. Coach Hans. Parang tatay din yung naisip ko eh. O, ako naman, ako naman. Tito, tito. Si Coach Hans, tito. O, si Coach Maro. Coach Maro. Parang ano eh, kalahating tatay, kalahating mentor eh. Okay. Dan Palami. Manager. Oy, pero malaking utang natin kay Boss Dan ah, ng yes. Philippine Football. Coach JP okay, Merida. Yellow card. Ay, two words 'yun. Alam, may kwento ako bakit yellow card. Go. Championship. Napatid ko si Coach JP first game. Binigyan ako ng yellow card ni Ray Ritaga, hayop na 'yon. Hindi ko sinasadyang napatid ah. Yellow card. So ibig sabihin suspended ako kung may second game. Eh lang, buti na lang walang second game. Oh, pero dahil na, doon, ano? Sinisi ako ni Coach Bob, hayop na 'yon. Okay. Okay. Go, go. Grabe. Coach Alice, a wish. Doon na tayo sa ano, sa wish. Coach Anto ha. Pag meron kang isang wish, ano 'yon at bakit? Para saan? Sa football? Football, sa love life. Actually, know, sa love life na lang. Ang dami mo ng kwento eh. Doon na lang sa love life pala. Hindi makabuluhan yung love life. Walang impact sa ano yan. Walang impact sa mundo yan. Doon tayo sa may impact. Ayun. Actually, ano, dahil, di ba, ang daming naghihirap sa panahon ngayon, ang ano ko lang, sana malampasan natin to, no? Itong pandemic. Yun, daming nawalan ng trabaho, daming nagugutom. So sana lang malampasan natin and sana ayoko mawala ng pag-asa sa gobyerno. Pero sana naman makahanap sila ng paraan, makagawa ng paraan para matulungan talaga yung mga lubos na nangangailangan. Yun ang pinaka ano ko, pinaka wish ko. Kasi yun ang kailangan natin ngayon. More than football, more than love life. Yun, no? Coach Aris!
Meron tayo. May second sa... pa, may second. Wait lang. Ah, may ano pa ba? May dagdag ba si Coach Aris? Oo. Sabi nung Genie, meron pang isa, pero sa love life daw. Ano yung wish mo sa love life daw? Oh, love life daw. Love life? Yun talaga yung request ng madlang people eh. Oo, request ng madlang people, Coach Anto eh. Ito, daming comment. Love life. Oh. So, hello. Hindi kasi, ano ba, wini-wish ba yan o... Yes. Kailangan mo siyang i-wish, Coach Anto. Baka may nakikinig dyan sa taas. Yun. Ilang ibigay sa'yo bukas. Oh. Ah, ganun ba? Ah, oh. Ito pala. Kakanood ko ng K-drama. Yes. K-drama. Gusto ko pumunta ng Seoul. Yun. Magkaroon ng Korean girlfriend. Oh, yun! Akala ko ba morena yung habol mo? Akala ko ba morena? Oo nga, biro lang yun. Hindi ka loyal, ha? Wala tayong wish love life. Dadating yan kung dadating. Yun ang gusto ko. Yun ang magandang sagot. Talagang idol mo si Coach Bob, ha? Coach Bob, Coach Aris. Yung mga mentors ko, mga ano eh. Yun! Mukhang doon din yung direction ko, ha? Yun, Coach Aris, ipa-flash ko na yung picture. Ipa-flash ko na yung picture, tapos sabihin mo na, i-describe ba niya o ano, Coach Aris? Kasi ngayon na natin ito gagawin. Kwento mo lang ng mabilisan. Kwento mo lang ng mabilis, sa Coach. Ay, okay. Ano yung nangyayari dito sa picture, ha? Mag-ingat ka sa ilalabas mo, baka... Yan ka, Coach Mike. Yun! Pulag. Yan, cordillera yan, ha? Go-to post namin ni Coach Popoy. Okay. Dito sa amin yan. Saliri. Diyan yan sa inyo, Coach, Coach Aris. Oo, oh, cordillera. Ah, okay. So, feature ko yan sa Aris TV, ha? Napakagandang post talaga, eh. Saan man tinapay ka? Paano mo nahalukay yan? Uy! Grabe. Ay, nako talaga itong mga ano, to. Ano yan, Coach Anto? Masaya na siya sa France. Ah, wag na nating guluhin. Graf. Ayun ba 'yon? Oh, masaya na siya doon. Oh, kwento ka dito. Wala ka kahit ba 3 hours tayo? Ano to? Album launch nila. Ah. Nakano coach, ano ba 'yan? Singer ba siya? Nasa banda kasi siya. Ah, ano mga kanta niya coach? Ano yung mga kanta niya? Banda, ano nyo na lang, Spotify nyo, pangalan ng banda niya, Ransom Collective. Ah, okay. Coach Aris, kita mo, pre-plugging pa. Pero yung kamay mo dito, grabe yung ano ha, may ibig sabihin. Hindi mo kasi nakikita yung kamay niya. Ah, yun. Nasa likuran. Oh. Nakakurot. Nakakurot. Biro lang. Grabe. Parang si Adonis. Hindi na ma-move. Wala na. Si nakastuck na dyan. Ano? Coach, ayaw mag-move. Hindi na mag-move yung yung slide. Anong taon to, Coach Anto? Anong year? 2017. Uy, recent lang to ah. Bago lang. Tagal na yan. Matagal na panahon. Bago lang. Madami ng mga alaalang lumipas. Sus, grabe. O pero sige na nga, sabihin mo. Coach, sabihin mo yung gusto mong sabihin. Sabihin ko ang ano? Sabihin mo yung gusto mong sabihin daw. Oh, halimbawa nasa tenga oh, yan, sabihin mo na. Coach. Bulong mo lang, bulong. Bulong. I miss you. Hindi ako maka-move forward. Hayop ka. Oy, next photo. Na-stuck, naglalag. Uyon! Yan ba yung tulab? Nang iwan din yan. Oh. Nasa harapan. Ano ba to? Ah, sa FEU. UAP yata yan eh. Yan ang ano, game face natin, di ba? Sino yung naka-block? Si ano? Siyempre, yung ex-lover natin. Yun. Clips. Yung nang iwan, okay, nang iwan. May sing-sing na pala dyan eh, oh. Ay, oh, grabe. Na pala eh, oh. May sing-sing. Kaya pala malayo yung distansya nyo eh. Oo, oh, medyo Coach, LQ. Coach Aris, biruin mo napansin pa yung sing-sing. Hindi ko nga napansin yung sing-sing. Oo nga eh. Ganun talaga yung away nito. Grabe yung coaching ay talaga.
Italiano. Uy, si Coach Aris. Mag-ingat. Ano ba to? Ah, press con. Sa PFL. PFL press con. Naalala mo ba kung ano yan, Coach? Hindi ko anong game ba to? Man of the match ka dyan, Coach? Pero nakalimutan ko anong kalaban namin. Ilocos yata. Ano to? Medyo memorable kasi kakabalik ko lang din maglaro eh. Kasi yung buhay natin, di ba, as coach, player, medyo ano din, hirap. Pag UAP season, hindi ka nakakapag-train. So, habol ka. Eh yun, kasagsaga ng pre-season training ng club yun. So, first round ng PFL, hindi ako masyado nakalaro. Tapos, second round. Actually, ito, nagko-contemplate na ako kung tutulong na lang kay Coach Aris mag-coach o maglalaro pa. So, akala ko, ano na, decided na. O, sige, Coach, tulong na ako sa'yo. Unang training ko, so, pinapanood ko yung ibang players, sabi ko, hindi ko kaya to. Gusto kong sumali. So, after ng training, sabi ko kay Coach Aris, Coach, gusto ko pa maglaro. Tapos, buti naman, at siguro, ano na rin, nagkaroon ng opportunity, marami kaming players na na-injure, tapos nagka-space sa gitna. So, sabi niya, sige, subok. Yun, laban. Yun. Ayos, okay. Yun. Gigil na gigil eh. Ito na yung explanation sa covering yata yan eh. Yun, bumalik. Ano to? Kasal ng dati naming player, si Kobe Ochoa. Ayun. So, kayo pa niyan? Hindi na, may asawa na si Popson. Wala talaga yun si okay. Coach Popoy. Coach Anto, ikaw yung record holder ngayon, no? Kasi lagpas tayo na. Oo nga. Sarap, ang sarap na. Alas 9. Pero kung tapusin lang namin to sa magandang question, no? Ito tinatanong namin doon sa lahat ng mga nakausap namin. Football is a way of life, kaya yung football life. Para sa'yo, ano yung football? Para sa akin, ano yung football? Mahirap na tanong yan. Because football means... Sa love life na lang, mas madali. Thanks. Football. I think pag narinig ko yung football, na ano ako eh, may hugot, ha? Nagiging ano, warm yung puso ko. Okay? Because I owe a lot to football. Okay? Marami akong utang sa football because I won't be the person I am now without football. And sa football, kasama dyan syempre yung mga taong na meet natin, no? Dahil sa sport. Kayong dalawa, bahagi kayo niyan. Mga dakilang kaibigan natin sa football, di ba? Yung mga mentors natin, mga naging players natin, naging teammates, di ba? I think sila yung talagang nagpapalalim nung commitment natin sa football. So, without football, malungkot ang buhay. I am masaya, pero I cannot imagine. I cannot imagine life without football. Although we have to imagine life without football kasi hindi naman permanent yan. But yeah, I think football made me a happier and better person. Yun. Grabe. Grabe, very well said. Ako na mag-sum up, Coach Mike, ha? Ako na mag-sum up. So, viewers natin, ha? Kung babalikan natin itong si Coach Anto,
ang lalim talaga kung sabihin natin yung word na passion, di ba? Tapos yung sense talaga, may sense lahat ng sinasabi nito. Tapos anlalim. So ako mismo, kung ako yung player mo, gano'ng kalalim? Talagang magiging cum laude ako eh. Magiging summa cum laude ako kung talaga ayoko nang umalis sa team mo. Diba? So, yun talaga. So, very grateful kami. Thank you very much, Coach Anto. Ha? At pinatulan mo yung programa namin. Ay, ano ba kayo? hindi ka namin mabueloan kung paano ka namin maiimbita eh. Medyo nagkaan na nga ako. Nagtatampo na nga ako. Aba, parang ang dami ng coaches ang nauna sa akin ah. Ano ba ito ba kaibigan ko na to? Parang wala. Kailangan coach. So maraming salamat. Thank you very much Coach Anto. Thank you very much. No? Maraming Anto, salamat. Bago natin tapusin yung show, batiin mo ulit yung mga nanonood sa atin. No? Kasi marami dyan na ito, mahabol pa. Tapos, after mong batiin sila, kung sino pa yung gusto mong batiin, pwedeng mga, kung sinong mga love life mo pa, go ahead. Yung France. Bonjour! Alam mo, Coach Mike, ito si Coach Arisa. Yung mga private conversations namin, nilabas dito. Ay. Wala na. Baka, buti na lang, wala ako sa abs-cbn eh. Baka isa na ako sa... Buti lang, Coach Anto. Ako medyo masikret ako, no? Yung mga nabanggit mo sa akin noon, hindi ko sinasabi. Kaya, salamat, Coach Mike. Pero, unang-una sa lahat, syempre, maraming salamat, Coach Mike, Coach Aris, no? Sa, it's an honor to guest in your very wholesome and entertaining and insightful program. Okay, keep doing what you are doing because it's something good for Philippine football, no? Salute ako sa inyo. And maraming salamat sa mga sumusuporta sa football. Maliit lang ang community natin pero matibay tayo and kami ni na Coach Aris, Coach Mike, we have big dreams for Philippine football and sana makasama namin kayo. And sana patuloy ang inyong pag-suporta. There's gonna be a brighter future for Philippine football ahead. But we need each one of you. Hindi namin kaya to ng kami-kami lang. Tayo-tayo lang. Lahat tayo dapat magkakasama. Yun lang. Maraming salamat. Right. Makibaka! Yun! Panalo! Panalo! Okay! Pwede nang kumain. Okay. Shoutout tayo. Shoutout na Coach Aris. Patapos na ta. Ano mo na yung mga Aris nanonood TV, sa'yo. Yan lang. So, yung mga nag-subscribe sa Aris TV, thank you. Yung hindi pa, mamalasing kayo pag di nag-subscribe. Coach Mike TV rin, ha? Coach Mike TV, sa lahat ng mga nag-subscribe din. Coach Anto, kung hindi ka pa nag-subscribe, ha? O nga. Hindi pa. Coach Mike TV, saka Aris TV. Subscribe na ba ako? Sa Aris TV? Coach Anto, kailangan mo mag-subscribe. Kailangan mo mag-subscribe kasi lang lahat yan, ah, bukas. Sige. Ito bukas. Subscribe tayo dyan. Tapos, ihabol lang natin yung mga kaibigan natin. No? Kasi syempre, kailangan natin ito bago natin matapos. Si Bud Escalante, nandyan. Shoutout sa'yo, Coach Anto. Coach Bud. Tapos, Ryan Clores, no? Nanonood din. Sir Bud Escalante. Tapos si Coach Noel Herrera, nanonood din. Kasama ko sa Don Bosco. Si Coach Let, nakaabang. No? Coach Lelet. Next na yan! Next na yan si Coach Let. Tapos nandiyan din si Robby De Vera, nanonood sa atin. Hello, Robby. Email. Tapos Coach Jay, Jay Chard Alipar. Ayan, nanonood sa atin. Jay, naging teammate ko rin yan. Tapos Eric Fan, nanonood din. Coach Arvin Soliman, humahabol, nanonood. Tapos George Velocilio, yan, sa Binil. At saka si Michael Asong, humahabol pa. Uy! Sa inyo. Si Idol Mike, paisa. Ayun, so sa lahat ng mga nanonood po ng Futbol Live,
Okay, maraming salamat po sa panonood ninyo. Sa mga huling dumating, manood po kayo sa replay sa Coach Mike TV, MYK TV, pati kay Aris TV. Okay, so ang next guest po natin, okay, medyo bata-bata po si Coach Anto. Ang susunod natin, medyo veterano. No, nandiyan po si Coach Noel Casilao. No? Uy, masaya yan. Okay, so subaybayan nyo rin po. Sa Sabado naman yan. Tapos after Saturday, si Coach Chiffy Caligdong naman. Yun, okay. From Sunday. Canada. From Canada. Alright, so, ayun. Meron ka pang gusto sabihin, Coach Anto? Pahabol? Wala na. Maraming salamat. Manunod na ako ng K-drama. Yun. K-drama. Yun ang maganda dun. Yun ang maganda dun eh. No? Yung K-drama eh. Pampasarap ng tulog. Ayaw mo ng bonjour. Hindi naman natin magagamit eh. Yun, oh! Yun lang! Ah, sige. Balik tayo. Tuloy natin yung usapan. Okay. Oh, ipi-play lang part muna. Part 2 na lang. May part 2. May part 2 po tayo kay Anto. Ah, may part 2 po tayo. TV, Coach Mike TV. Okay, so yun lang. Hello. Thank you, Coach Anto. Thank you, everyone. Maraming thank you, Coach salamat, Anto. Coaches. Okay, maraming brothers, salamat. Okay, so magpapasalamat lang ako doon sa mga sumusuporta sa Futbol Live. Andiyan yung Decathlon Alabang. Thank you very much. Andiyan po sila. Very affordable product. Kung gusto nyo bumili, pumunta lang po kayo sa Alabang kay look for Nikolai. Nandiyan din yung Ludis Peanut Butter, locally made, at nandiyan din yung Mountain Arrow, pati yung Mr. Crown. Okay, so again, Coach Anto, thank you very much. See you guys on Saturday.